isang pag-ibig na inaalay ang pilit naman na itinatakwil at tinatanggihan ng isang babae sa Marikina. Ito daw ay dahil sa ang pagsisinta ay galing sa isang demonyo. Nakakaya bang ipaglaban ni Flor de Lisa ang lalaking tunay niyang mahal? Kahit pagdiablo ang mismong humahadlang. Ang makapanindig balahibong ligawan, inyo ngayong matutunghayan sa masamang putong sa Evil Lover. Paano mo tatakasan ang isang pag-ibig na inaalay ng isang nilalang mula sa kadiliman? Handa mo bang ipaglaban ang iyong tunay na mahal? Kahit pa isang diablo ang kanyang karibal. Sa kanyang mga ngiti, bakas ang saya ng 45 gulang na si Ginang Flor de Lisa. May asawa't mga anak na. Pero patuloy ang paggagambala ng kanyang masugid na manliligaw. Bantay sarado si Flor de Lisa sa pagmamahal ng isang demonyo. 8 taon pa lang si Flor de Lisa nang una niyang nakita umano ang demonyo. Hinding-hindi daw niya makakalimutan ang engkwentrong iyon nang magtama ang kanilang mga mata at tumambad sa kanya ang itsura ng kampon ng dilim. Titig na may pagnanasa at tila bagay gusto siyang ariin ng diablong nagagusto umano sa kanya. Tinawag ko, sabi ko, Nay, may nakaupo sa mesa kasi nagre-reflect siya sa TV. May nakaupo sa mesa, may tao. Sabi niya, walang tao, tayong dalawa lang dito. Hindi, meron ako nakita. Kahit balot ng takot, nagawa pa ng bata noong si Flor de Lisa, natitigan ang mukha ng demonyo na nagpapakita sa kanya. Kulubot dito, tapos parang patulis yung tenga niya dito, tapos may sungay, tapos matangos yung ilong. Tapos parang paganto yung baba niya, parang medyo pahaba ng konti lang. Yun, ganun lang. Tapos maitim siya, maitim. Nang magpatingin sila sa isang albularyo, isang kagimbal-gimbal na revelasyon ang tumambad sa kanila. May nagkakagusto sa anak mo. Sino? Hindi sino. Ano? Maligno. Sabi ng albularyo, meron nga daw nagkakagusto sa akin na maligno. Na ayaw daw akong ipakasal. Nang magdalaga si Flor de Lisa, mas lalong tumindi ang kanyang kutob sa masamang nilalang. Siyempre magsasalamin kapag labas mo, magsasalamin. Parang merong lumilit ako bigla dun sa likuran ko. Nananakbo ako, hindi ako nagtatagal mag-isa dun. Kwento pa ni Flor de Lisa, naging masugid sa panliligaw ang hinihinala nilang demonyo. Hindi na lang pagpaparamdam ang ginagawa nito. Nagsimula na rin daw itong magbigay o mag-alay ng mga tuyong bulaklak. Kahit puno ng kababalaghan at misteryo ang pagdadalaga ni Flor de Lisa nang makilala niya ang kanyang asawa ngayon na si Renan. Sa loob ng 5 buwan nilang magkarelasyon noon, walang araw na lumagpas na hindi sila ginagambala ng umano'y nilalang mula sa kadiliman. Umabot pa sa puntong sinasapian pa daw si Flor de Lisa ng kampo ng dilim. Ang hinala nila dahil ito sa pagseselos ng sinasabing demonyo sa relasyon nila ni Renan. Nung boyfriend, girlfriend pa lang kami, nadala niya na ako sa albularyo. May time daw kasi na parang sumisigaw ako, nagagalit. Parang sinasapian daw ako. Sabi ko, ano sinasapian? Sabi kong ganun. Tapos kung ano yung sinasabi mo, parang ang demonyo na
ang lakas-lakas mo, hindi ka namin mapigil. Kung sasanya kami nakarating nung araw, dahil ayun nga, dinadala ko sa faith healer, umabot kami rito, Caloocan, Las Piñas. Malakas, masyado malakas yan. Dalawang araw bago ang kasal ng magkasintahan. Sa hindi maipaliwanag na pangyayari, biglang lumobo ang paa ni Flor de Lisa. Dahilan para hindi niya maisuot ang sapatos na gagamitin sana sa kanilang kasal. Sa bagong buhay na mayroon sila para makataka sa panggugulo ng demonyo na nahumaling kay Flor de Lisa. Nagdesisyon silang lumipat na lang ng bahay. Pero sa kanilang paglilipat, imbis na matigil ang paggagambala, mas lalo pa daw itong naging agresibo. Love, alis na ako. Okay, ingat. Umabot na sa puntong ginagaya ng demonyo ang itsura ng kanyang mister para siya ay maangkin. Una muna yung mukha ng asawa ko gagamitin niya. Tapos sabi niya, alis na ako, magbabiyahe na ako. Oh, bumalik ka! Sabi ko, oh, bakit bumalik ka? Sabi ko, sala ko, babiyahe ka na. Nakalimutan ko lang kung saan. Sabi niya, nakalimutan ako eh. Sabi ko, anong nakalimutan mo? Nakalimutan ko umalik sa'yo. Sabi ko, hay, ganun ba? Sas, di, lumapit siya. Habang papalapit yung mukha niya sa'kin, iba na. Paitim na ng paitim, papangit na ng papangit. Habang lumalapit siya, na ano, yun, talagang kitang-kita ko siya. Yung ano niya, yung sungay, yung nalilisik na mata. Sinunod din ng mag-asawa ang iba't ibang ritual at pangontra. Nariyang mag-alay ng manok at magsaboy ng bigas sa kanilang tahanan. Pero tila, mas malakas daw ang kapangyarihan ng kadiliman noon dahil mas lalo umanong tumindi ang pagpaparamdam at paggambala ng sinasabing nilalang sa kanilang buhay. Pati ang bunsong anak niya pinagpapakitaan na rin ng Diablo. Sabi niya, Mama, may lalaking laging nakatingin sa'yo, ang pangit. Sabi nung anak kong bunso, sabi ko, isarado mo kasi yung pintuan. Sabi kong ganun. Ibaya mo na kami! Hindi kami sasama sa'yo! Maging ang biyanan ni Flor de Lisa na si Nanay Alberta, hindi mapakali sa umanong masamang kutob niya sa demonyo. Umaangat ang lahat ng kanyang balahibo at buhok sa tuwing magpaparamdam sa kanya ang manliligaw ng manugang. Kiniklabutan ako, tumatayo yung balahibo ko. Yun lang, naramdaman ko. Pero alam ko na, siguro may ibang tao dito. Minsan may naglalakad. Tapos, pag tinitingnan mo, wala namang tao. Tapos, minsan may dumadaan papuntang taas. Sinusundan ko pa yan kung may tao. Wala naman. Madalas daw nakapwesto ang sugo ni Satanas na ito sa kanilang hagdanan. Nakaambang sa pagkakataong pwede niyang itulak ang mga tao na hadlang sa kanyang pagmamahal kay Flor de Lisa. Hindi tumigil si Flor de Lisa sa paghahanap ng paraan at pangontra sa nilalang mula sa dilim. Hanggang binigyan siya ng isang albularyo ng pangontra para hindi na siya magambala ng kanyang masugid na manliligaw. Simula daw nang gamitin niya ito, may 3 taon nang hindi nagpapakita o nagpaparamdam ang umano'y demonyo. Ano meron ba rito sa hagdan? Hindi ko rin alam, pero sabi nga nila... Pero ang inakalang natuldukang panunuyo sa muling pagkakataon, nadugtungan noong araw na kinapanayam ng Rated Corina si Flor de Lisa. Nagparamdam daw ang kampo ng dilim at ito ay naramdaman din ng aming mga staff. Nakunan pa ng aming video ang mga kababalaghang nangyari. Ako matandaan na nagkagano kasi lumalaban daw ako. Yung as in talagang antapang-tapang ko daw nakikipaglaban ako. Wala naman akong matandaan. Wait, ma'am. Klein, namatay yung ito.
Pero hindi pa man nagtatagal matapos buksan ang ilaw ng aming kameraman. Muli itong namatay na tila nakikipaglaro o nang aasar. Actually talaga, meron talaga ditong ano, kasi minsan yung anak ko bigla na lang nalalaglag sa hagdan eh. Hindi namin alam. Klein! Oh, hindi namin alam. Parang ayaw niya. Parang ayaw niya. At ito, nagtatayo yung balahibo ko. Hindi. Parang ayaw niya. Itong pangalawang beses na pinatayan tayo, ano ang tingin mo? Ano yun pa? Nga, parang tingin ko nga, parang ayaw niyang i-air. Parang ayaw niya. Ipa-books niya na. Kasi, kanina pa, hanggang dito sa ulo. Sa ikatlong pagkakataon na matay ulit ang ilaw ng aming setup. At bumalot ang kakaibang pakiramdam na nagpatayo ng balahibo sa katawan at buhok sa ulo ng aming mga staff. Uy, yung ilaw pinapatay, hindi naman daw lobat. Patay na naman, oh. Oh, di ba? So, Jerome at Klein, ano ang inyong karanasan dun sa pag-interview sa ating case study? Actually, ma'am, upon arriving dun sa bahay ng case study, medyo naramdaman na talaga namin nung buong team po ng Rated Corina na medyo eerie yung place. During the course of interview, namatayan po yung ilaw namin. Kaya narinig po dun sa habang nag-interview, ay, Klein, namatay yung ilaw. Yung backlight niya, ma'am, namatay siya. Na hindi pang karaniwang nangyayari? Hindi po, ma'am. Kasi syempre, pag nagsiset up po tayo, check naman po natin yung mga gamit natin, yung lapel, yung audio, yung camera po natin. So, medyo nagtaka lang kami bakit po namatay. Then, nung chinek po niya, it turned out na hindi po baterya yung problema. Pinatay talaga yung switch. Ito po yung namamatay. Talaga kiniklik ng ganun. Narinig usually, pa? Usually, pagka malfunction, yung ito lang yun, parang magnalobat, namamatay kusa. Pero yung sa amin talaga, kiniklik niya, kiniklik ng ganun. So, on ako ng talaga, on. May pumipindot. May pumipindot. So, on ako ng on, kiniklik. Yung pangalawang akit ko doon, alam ko nang may nag-off, kaya pag ginanon ko, bubukas ulit siya. Kapag gumagawa tayo ng kwentong kababalaghan, mismong team, yung writer at yung cameraman ang nakakakita, kung ano ba, totoo ba ito o guni-guni lang nung kausap natin? Ano sa palagay ninyo? Sa tagal naman na natin sa broadcast industry, sa pre-interview pa lang malalaman na natin kung yung case study mo may tinatago, merong nagsisinungaling siya, or totoo yung sinasabi niya. So, ako ma'am, certified, believe na believe ako, legit po yung story. Yung titaw na pastor, parang, you're talking about ghosts? Sige, magparamdaman ako, puk, susundutin yung ano. Dahil sa hindi maipaliwanag na kababalaghang ito, kumonsulta agad ang Rated Corina sa isang paranormal expert para mabigyan ng solusyon ang matagal ng problema ni Flor Delisa sa sinasabing demonyo na gumagambala sa kanila. She legitimately experienced them, pero hindi siya demonyo. Kasi kung demonyo, yes, dapat buong pamilya niya is patay na. Puno ng tiwala si Flor Delisa sa Panginoon na matatahimik na ang kanyang pamilya sa wakas. Dalangin din niya na sana'y lubayan na siya ng demonyong nagkakagusto sa kanya dahil pagbaliktarin man ang mundo. Pamilyado na siyang babae sa harap ng Diyos at harap ng mga tao. At kahit kailan ay hindi pwedeng magmahala ng isang kampo ng dilim at Kristiyanong tao. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!